Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-ibayong todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Tanong ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Mahigit 6 na oras na lamang po at tataas na hindi po si David Oro kundi tataas na po ang parang wrong timing naman po ere. Ano? Tataas na po ang presyo ng LPG. Effective the 12/01. Mamayang madaling araw po ito. Unang-unang araw po sa taong 2021 ang sasalubong sa atin ay ang dagdag na presyo ng LPG. At nagdeklara na nga po, nag-announce na po ang isa sa mga oil company na mag-implement po sila ng 4 pesos 16 centavos per kilogram. At ito po ay sa LPG prices. Ganon din po ang auto LPG. Meron din pong increase na 2 pesos and 33 centavos per liter po ito. Effective January 1, 12:01 a.m. Gayon pa man, magandang hapon po sa inyong lahat, mga taga-subaybay, mga kababayan. Sumasa inyo po ang programang Balita na Serbisyo Pa. Sa ngalan po ng ating kasamang si Edwin Eusebio, solo po ngayon ang aking inyong abang lingkod, ha? Ang inyong lingkod, David Oro. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa tuloy-tuloy na serbisyo. Kasama na po dito mga malalaking balita. At the same time ay ang serbisyong IC po tayo, usapang pangkalusugan at ating pag-uusapan kung ano nga ba ang saktong-sakto po ito, no? Respiratory illness. At ang sakit na may maaring o maaring makuha ang mga sakit na ito dulot ng usok mula sa mga paputok. Ang ating pong landline ay 08-470-1750-254. At ang ating text line ay 0999-376-6768. At syempre po, pwede nyo rin po kami tutukan sa pamamagitan po ng aming Facebook page. I-type lamang po sa search box ang Balita na Serbisyo Pa or sa aming FB account ang DWIZ882. At ang ating website po, ang aming website ay DWIZ882AM.com. At samantala, maganda rin ang pag-uusapan natin mamaya. Kaugnay po ng ating poll question. May kaugnayan po sa modules. May kaugnayan po sa sex education. Aba. Mukhang timing ba ito? Alamin natin muna ang mga balitang hatid ng ating Metro Patrol. Metro Patrol. Buena mano si Tata Ray Aragones Abelia mula sa Rizal. Tata Ray, kumusta ba sa iyong lugar? Meron na bang mga nagpapaputok dyan? Tata Ray, go ahead. Maraming salamat at happy New Year. Kaka, minus one. Wala si Kaka Edwin. Mm-hmm. Oh well, I think about it. Bagong ating mga balita ay binabati natin ng maligayang bagong taon, ha? Itong aking mga fans, mga kumparing mo, pakibati kami, Tatare. Binabati ko, nauna, ang kumparing ko, Wilson Capistrano in your family, ano? Si Gilbert de Guzman in your family, at si Weldon Tampos in your family. Mga kumparing natin at taga-subayba ng DWIC. Magandang hapon po sa inyo lahat. And then, ang si Janice Joy Pablo, ha? This coming January 8, kabirdi ako yan, Rosalinda De Leon at Benjamin De Leon, ang mga asawa, anniversary, that's 47 years this coming January yan. At inyala ko sa asawa, si Donna Solano at Luisito Solano, at si Nanit Mudanza at Papa Ele ng Cardona Rizal. Anyway, wala pa tayo nakikita itong mga orsito kumpara ng mga nakalipas sa panahon.
Kaka, baka sabi natin, ipinagbabawal nga ay malakas paputok. At kanina, yung tatawag natin follow-up lamang reporting regarding sa Bureau of Power Protection, yung kanilang tatawag natin nga motorcade. Dito sa kanita kanina ay na-monitoring natin alas 6 ng umaga. Nag-umpisa ang naturang monitoring. Ito ay nag-umpisa dito sa mismong munisipyo, bayan ng Kandansa at umiko sa minong kabayanan ng petong barangay ng naturang bayan. Gay pa man, di lamang dito sa bayan ng Kandarisan. Umiko ang ating Bureau of Fire Protection sa 12 bayan at sa Sudan ay sabay-sabay sila na itanga na panawagan, hanggat mare, iwasan ang sunog para sa magandang kinabukasan ng ating buhay. So, yan naman ang kailangan monitoring kanina at tinatawag natin ulit na sinasabi nila yung parang isang caravan o dito ipagpaparada di lamang kasama ang Bureau of Fire Protection, kasama mga barangay, mga mayroong fire truck at ang ating pempe sa panguna ni Lieutenant Colonel Santiago ng pempe dito sa mismong bayan ng Cainta Rizal. Again, happy New Year sa inyo lahat yan. Ito ang Metro Patrol, Tataray, Aragon, Sevilla, Nagot, Tentila, May Tudulakas, BWIC. Yan po ang buhay ng buhay! Metro Patrol! Na report mula kay Tataray Abelia! At isa pa pong balita, talaga tayo inuulam po ng mga balita ngayon, fresh na fresh mula sa ating mga masisipag at gumagalang mga reporters. Balikan natin muli ang ating mga Metro Patrol! Metro Patrol! Si July Pudok, may balitang hatid. July, go ahead. Yes, Happy New Year, Kakandamid. Oo, mamaya ay handang-handa na itong makababayan natin sa San Jose del Monte City, Bulacan, dahil sa magaganap na Misa de Gallo. Bagamat marami tayong mga kapatid na mananampalataya, Kristiyano, diyan sa may San Isidro Labrador, dito mismo sa Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Sa aking pag-iikot kanina, kakang David, napakarami pa rin yung mga nagbebenta ng mga fireworks at halos mahirap pigilan sapagkat kanilang negosyo. So, mula Barangay Muson hanggang Barangay Tungko, kaya isa lang yung kanilang mga itinitinda. Eh, di ba, pinagbabawal yung torotot na yung inihihip sa bunganga. Eh, ngayon, wala na yung, ano eh, yung pambomba, kundi talagang inihihip na sa, ano, sa bunganga. At nakita ko kanina, ang dami nagtitinda na dito sa may barangay Tungko, malapit mismo dito sa simbahan ng nasabing lugar. So, sa ngayon, ay busy-busy na yung mga tao sa pagluluto at sa kanilang handa dahil nga dito sa nasabing medianoche. So patuloy pa rin ang kanilang pagluluto dahil siguro marami mga bisita na pupunta sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak para ipaghanda itong nasabing disperas ng bagong taon. Wala dito sa San Jose del Monte City. Ito Metro Patrol, July Pudok nagulat. Sa impilang todo nakas, dito ko yung IC. Metro Patrol! Tuloy-tuloy ang buhos ng mga bagong-bagong balita mula sa ating Metro Patrol. Alamin natin ang hatid na balita ni Danny Cruz mula sa Malabon and Botas area. Danny, go ahead! Metro Patrol! Happy New Year, Dave! Salamat! Eto, merong tiyak ko eh, maraming malalasing dahil sa Malabon at Nabotas, ang daming nilalabas ng mga sound system. Mm-hmm. At palagay ko, magkakatalaw ito sa sound system at karaoke, kantahan. Yan ang mangyayari. Mas mabuti na kaysa paputok. Dahil ito naman ang kinatatakutan ni Mayor Toby Tiangco. Sinabi ni Mayor Toby Tiangco, malaki daw ang tsansa na tumaas ang kaso ng COVID-19, ito daw ay ayon sa mga eksperto, kung hindi magiging maingat ang mga tao sa selebrasyon ngayong holiday season. Sa paalalan ni Mayor Tiangco, base daw sa napag-alaman niya, may COVID na galing UK na malakas makahawa. Hiningi ni Mayor Toby Tiangco ang tulong ng mga Naboteño na kung maaari daw ay tapusin ng taong ito
na malimitahan ang hawahan at mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, muling inanusyo ni Mayor na bawal ang paputok maging ang pyrotechnics base rin sa ipinasang ordinansa at executive order. Ito ay niya ang upang maiwasan ang pagtitipon ng mga tao. Pinag-iingat ni Mayor Chanco ang mga Nabuteño sa pagkain ng putok-batok o yung mga pagkain matataas ang kolesterol, dapat daw tangkilikin ng produkto ng nabotas ang sariwang isda sa Peaceport. Ngayong gabi 31 at bukas January 1, daragdagan ni Mayor Chanco ng 10 cellphone ang kanyang ipinararapol. Bukod dito, ibinalita din ni Mayor Chanco na nakapaglaan na siya ng 20 milyon para sa pagbili ng bakuna. Maging ang national government daw ay may tulong na vaccine sa mga Nabuteño. Ani Mayor, ang pera daw ay galing sa taong bayan, kaya minabuti daw niyang konsultahin online ang mga Nabuteño kung anong klaseng vaccine ang kanyang bibilin na tiyak na pasado sa FDA at kursunada ng mga residente dito sa Nabotas. Bukod dito, sinabi ni Chanco na tuloy-tuloy daw ang trabaho ng DSWD na magbigay ng tulong kahit maghihiwalay pa ang taon. At dagdag pa ni Chanco, maganda raw na salubungin natin ng bagong taon na ligtas at ipagdasal din daw natin ang susunod na taon na 2021 na maging maayos at maging malusog, malayo na sa pandemic ang mga Pilipino. Yan ang update mula sa lungsod ng Nabotas, Metro Patrol Danny Cruz Agulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol. Maraming salamat sa ating mga Metro Patrol. 10 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Pero ngayon po madilim na ang kapaligiran. At alam niyo po kanina, pagkagaling ko po sa may Quezon City area, marami-rami na rin akong nadidinig na mga paputok. Ito po ay tahasang paglabag po dito sa ipinalabas po na regulasyon ng ating pamalaan, lalo po sa Quezon City area, ha? At meron po tayong latest na balita dito, may kaugnayan nga dito sa pag-a-alert ng pamunuan ng Quezon City Hall para po naman sa mga magsasagawa at magpapaputok. At dito po sa inilabas naman na balita o listahan ng DILG, ang Department of Interior and Local Government, hinggil sa mga pinapayagang ebenta at gamiting mga pailaw lamang kaugnay nitong selebrasyon ng New Year. At ayon po sa DILG, ang mga sumusunod lamang ang pwedeng ebenta, ha? At gamiting pailaw, yung butterfly, fountain, jumbo, regular and special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trumpilyo, whistle device, at iba pang mga kahalintulad na pailaw. Ibig sabihin po, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng anumang uri ng paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon. At nagpaalala rin po ang DILG na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapaputok sa loob ng bahay. Tanging mga community fireworks display lamang kasi ang pinapayagan. At hinggil po sa latest kaugnay po ng monitoring na ginagawa po ng Bureau of Fire Protection at ng Department of Health, nasa linya na po natin ngayon ang tagapagsalita ng BFP, si Fire Superintendent Annalie Atienza. Magandang hapon po, Colonel Atienza. Kumusta po kayo dyan sa Bureau of Fire Protection? Hello po, good afternoon po, Kuya David, at sa lahat po ng tagapakinig natin ngayong gabi. Opo, at tama ho ba itong balitang ito? Baka po mayroon ng update. Sabi raw po dito sa inyong balitang inilabas sa mga ilang oras ang nakalipas na wala pa rin daw pong naitatalang sunog ng dahil sa paputok ang Bureau of Fire Protection. Ano pong update natin dito, Colonel Atienza? Yes po sir, hanggang ngayon zero pa rin po tayo. Sana nga po magtuloy-tuloy na hanggang pagpasok ng 2021. Aha. Ayun po. At good news to, ha? At no firecrackers related na mga sunog ang
ang inyo pong na-monitor. Pero ang tanong po base po sa record ng inyong tanggapan, meron na ho bang mga biktima ng papotok at gaano karami po ito, Colonel Atienza? Sa talaan po ng Bureau of Fire Protection, negative po tayo sa report ng injuries firecracker related. However, sa DOH po, meron na po silang naitalang 16. 16 injuries, opo. Opo. Ito po ay dulot ng 5-star, Boga at Quitis. Uh-huh. So yun po yung ating napag-alaman sa Department of Health. However, sa Bureau of Fire Protection, wala pa pong nare-report o responde relative sa firecracker injuries. Aha. At mukhang nagiging epektibo po, Colonel Atienza, ang kampanya po ng ating pamahalaan. Dito po sa pinaka-latest na balita naming natanggap, ang Quezon City ay nagpatupad na nga po ng firecrackers ban. At maliban dito ay ang Mandaluyong City. At sa mga nakalipas na panahon, including po ang Caloocan City, Colonel, ano? At sa mga nagdaang mga taon, I understand, yung Marikina at Muntinlupa, I don't know kung, iba pa, kung yung iba pong mga syudad dito sa Metro Manila ay sumunod na rin dito. Kumusta po ang ating cooperation sa ating mga local government units within Metro Manila at syempre sa iba't ibang panig po ng bansa sapagkat ang scope po ninyo ay buong bansa po at pakibalitaan nyo nga po kami dito sa campaign against mga papotok o yung firecracker ban na Colonel. Yes po, tama po kayo na ang actually masaya nga po kami kung totoo siya dahil advantage po talaga to sa Bureau of Fire itong napagkasunduan ng Metro Manila Council. Ano po? At napag-alaman din po natin na tatlong bayan lang po sa NTR ang merong firework display. So ito po yung Makati, Quezon City at Alabang. Okay. However, yung sa Quezon City po, virtual lang po ito. So, no crowd allowed po dito. Virtual firework display. Mm-hmm. Ayan po. At sa iba naman pong regions, ganun din po. Nagpatupad din po ang iba natin mga LPUs na pag-ban din po ng firecrackers. Kaya medyo tahimik po talaga at sana nga po yung reach natin yung ating goal, opo, yung objective na zero fire incident. Aha. And including po siyempre at siyempre kilalang kilala po ang Bulacan, particular yung Bukawi, sa pagbebenta po ng mga papotok. Understand, meron din pong mga naging operation kayo, Colonel Atienza, na mayroong mga ilang hindi po nakarehistro o wala pong permiso na mga nagtitinda ng mga papotok sa mga, yung mga vendors po ito na parang gusto tatakbo lamang kapag meron na pong manghuhuli, Colonel? Yes po, may ilan-ilan po tayong nalaman nga po na ganito sa around Bulacan wherein personally ang ating mga hepe doon ay sila po talaga ang pumunta kasama ng ating mga kapatid po sa PNP. Opo, opo. Eh kapag ka, ito pong mga mukhang may mga nakakalusot daw po na mga ano pa rin eh. Halimbawa po sa Metro Manila, meron tayong natanggap na balita na mayroong ilang mga nagbebenta sa bandang Quiapo ba 'yon ang nabanggit kanina, no? Mayroong meron daw nagbebenta ng mga papotok. Ano ho ba ang may coordination ho ba o cooperation ng Bureau of Fire Protection sa ating Philippine National Police? O pwede pong manita at understand, di naman pwede manghuli yata mga tauhan po ng Bureau of Fire Protection, Colonel? Yes. Yes po, tama po kayo. Actually, kasama po, physically kasama natin ang PNP na nag-iikot. Yeah. At kanina nga po, may nakarating na report somewhere in Kalentong sa Mandaluyong. May nahuli na. Oh, so, yeah. Po, meron na pong na-confiscate. Nakita po ng ating DFP at kasama ang PNP, ayun po, agad-agad nahuli po sila. Mm-hmm. Oh, eh, medyo may matitigas pa rin ho talaga ulo, Colonel, ano? Yun na nga po. Eh. Pero at least po, medyo natatakot na rin naman sila pag may visible ang ating mga law enforcers.
Aha. At siyempre po, tulad po ng ginagawa ho ng karamihan, na iko-cover ko ho dati sa field, eh, nagsusunog pa ho sila ng gulong at pagkatapos doon inihahagi siya mga paputok. Colonel, wala na hong dapat ganito tayong nakikita sa mga lansangan o yes, mga kabahayan na Colonel. Definitely po, dapat po, wala na po talaga. At I believe malawak po ang ating pag-anunsyo nito kasi even before this date, recorrida po ang kabisihan na ginagawa ng ating mga bombero. Yun. Kung walang responde ay araw-araw nasa lantangan po ang fire truck natin. Opa. Nag-iingay, nag-aanunsyo. Aha. And sa kabila po ng lahat na, well, ang sabi niya nga, wala pong fire-related walang firecrackers yes, related na mga sunog. Pero recently, yes, maraming mga sunog nang naganap, Colonel. Anong mga usually dahilan po ng mga sunog na ito? Kasi baka yung iba ay nagluluto, naiwanan yung niluluto nila. Mm-hmm. Kaya naman kandila. Ano ho ang mga reason itong mga nakalipas sa malalaking sunog? I understand, kahapon meron din yatang sunog sa bandang Quezon City area, Colonel. Opo, tama po. Sa ating datos po, for the entire year, majority ng fires natin ay residential. Opo. Kung saan ang top cause of fire ayon sa investigation ay ang open flame or torch o sulo. Kasama na rin po dito yung kandila na naiwanan ng ating mga kababayan. Ano? Pati din po yung pagluluto, sabi niyo nga po. Kasi ang mga Pilipino talaga ay mahilig sa multitasking. Kaya pagkasalang, gagawa ng iba hanggang sa nakalimutan na ang nakasalang. So sana po, huwag po nating iwanan ang niluluto hanggat hindi tapos. Ayan. Opo. Nasa nyo ngayon, Colonel, chance ang pagkakataon, mga mensahe nyo, paalala. Sabi nga po sa kasabi ng paalala gamot sa mga taong nakakalimot. Go ahead po, Colonel Atienza. Yes po, thank you so much po muna sa inyong programa for helping us out in this public information dissemination. So in behalf po ng ating chief ng Bureau of Fire Protection, Fire Director Jose Segundo Imbang Jr. na personally po ngayon nag-iikot actually na kanina nasa bandang Cavite po siya. Opo. Ngayon ay nandun po yata sa may bandang Batangas na nagpapaalala po muli sa ating lahat, ano, sa ating mga kababayan na i-maintain na po natin itong zero fire incident relative to firecrackers. At saka marami pong ways na makapag-ingay. Sabi nga po ng DOH, kalampagin ang kaldero, yung luma ha, huwag po yung bago, sayang naman. ayun, pwede po nating lakasan ang ating mga sound system at tayo magsayawan na lang para mabawas-bawasan din po ang ating kolesterol. Ayun, nadali mo, Colonel, ang pinakamagandang payo. Maraming salamat po, Colonel. Sige po, Kuya David. Thank you. Thank you po. Inyong pong napakinggan ang napakasipag at napakabait po na tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Annalie Atienza. Pansamantala, kami po ay magbe-break muna dito sa DWIC pero tutukan niyo po ang mga susunod pa nating mga balita. Talakayan, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Balita na, serbisyo pa. DWIC. Balita na, serbisyo pa. Nagbabalik po ang balita na serbisyo pa. Ang inyong lingkod, David Oroz, ang alam po ng ating kasamang si Edwin Eusebio na may mahalaga siyempreng nilalakad po ngayon. Alam mo, Edwin, saan ka man naroroon, ang aking dalangin ay ang mabuting kalusugan para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ayan. may ano yun, ha? Parang may ibig sabihin niya ta. Ha? May karugtong yun, Edwin. Yung pasalubong ko, ha? Yung pasalubong namin ni Jeric Barreto. Huwag mong kakalimutan. Huwag mo na ibalot. Baka malimutan mo pag binalot mo eh. Samantala, mga kababayan, ay meron nga po tayong isa sa mga highlights po ng ating programa. Siyempre, ay ito pong may kaugnayan sa balitang tututukan natin sapagkat kasado na raw nga po
ang pagsasama o pag-i-include ng sex education sa online learning modules ngayong school year, itong susunod na taon na ito. Ipinabatid ni Undersecretary Juan Antonio Perez III, Executive Director ng Commission on Population and Development o PAPCOM, ang October pa lamang ay nagsasagawa na ang Department of Education. Last October pala, no? Ang DepEd po ay mayroon na mga sesyon at mga diskusyon sa kanilang regional offices. Kagunay po sa pagsama ng sex education sa mga bagong learning modules nito. Ang sex education topic ay isasama na rin po sa modules na ginagamit ng mga mag-aaral sa Ilocos Region, Central Visayas at Davao Region. Sinabi ni Perez na lumalabas sa datos na mataas ang adolescent pregnancy o mga minor de edad na nabubuntis sa mga nasabing lugar, lalo na sa Region 11. Una nang inihayag ng PAPCOM na isa inaasahang papalo sa halos 111 million. Ganong karami, no? 111 million ang populasyon ng bansa na sa susunod na taon dahil sa inaccessible reproductive health services sa gitna ng COVID-19 na pandemic. Region 11. Ano bang mga lugar sa anong probinsya sa Region 11? At ako'y medyo absent yata nung tinuro ng teacher ko 'yon. Ang Region 11 po ay ito ay nasa Mindanao, tama, Davao Region. Ito yung Region 11. Marami pala doong Sabi dito ay marami daw nabubuntis na mga minor de edad, lalo na sa Region 11. Bakit kaya? Kung Bicol Region to, pwedeng sabihin dahil sa kakakain ng sili. pero di naman mahilig sa sili ang mga taga Region 11. Malamig ba ang Region 11 area? Ang Davao Region, malamig ba doon? Hindi rin naman siguro ganang malamig. Mas malamig sa Cordillera area, di ba? Yung mga benggit na yan. Ano kaya ang paliwanag? Hindi na ipaliwanag po sa balita ng PAPCOM kung bakit mas maraming mga nabubuntis na mga minor de edad sa Region 11. At importante ito kung ang layunin po ng modules na ito tungkol sa sex education ay pufocus lamang po doon sa punto na i-inform ang mga kabataan na mag-ingat na sila po ay mabuntis, lalo yung mga syempre yung mga babae, mga kabataang babae, mga minor de edad, ay maganda naman po ang dulot nito. Kaya dahil po dito, nais po naming alamin ang inyong mga ay zaloobin kaugnay ng ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ang poll question po natin, sang-ayon ka ba? Oo, ikaw nga. Sang-ayon ka ba na isama sa modules ang sex education ngayong school year? Ayan, pakisuyo po na ang inyong mga tugon ay amin pong hihintayin sa pamamagitan po siyempre ng ating social media. At pagkatapos ay babasahin po natin maya-maya yan sa kabuuan ng ating palatuntunang balita na serbisyo pa. Oras po natin, 18 minuto, makalipas ang 6:16 ng gabi, 6:18 p.m. samantala. Atin munang pasadahan muli ang ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Mula sa Bulacan, alamin natin ang hatid na balita ni Louis Angeles. Louis, go ahead. Yes, Kuya David, alam mo, Happy New Year sa iyo. Sa mga taga-subaybay. Thank you. No? Pang-ayon ka ba? Pang-ayon ka rin ba? Hey, kasi, dapat lang, palagi tayo masaya. Kahit na hindi New Year. Oo, kasi namit ko rin yung
buskahan yung dalawa ni Kaka. Kaya nang buska na rin ako. Kailangan natin yan, eh. Kailangan natin na Louie. Nasamahan natin ang konting kaya, konting ano yata, konting ano yung ating buhay. Konting oo naman. Para matawa naman tayo. Oo. Para maging masaya ang buong taon natin. Go ahead. Ano balita sa iyong lugar, Louie? Dito naman sa area, dito pa rin sa mga tindahan ng Firecracker, makikita mo dyan sa aking dinasang video na marami pa rin namimili. Subalit ayon sa mga negosyante, hindi pa rin nila makukuha yung kanilang kuhunan. Kaya dito ay napakadalang talaga ang mga namimili ngayon at tumadaing sila dahil meron pa rin mga uniform person ang talagang hindi maiwasan ang mamasko sa mga ito. Ay, yan ang nakakalungkot ka Kuyang David dahil itong mga negosyante nagtiyaga para magbenta at yung puhunan nila mabalik. Subalit nakakalungkot, ito nga, madalang. Talagang madalang ang namili. Okay, tangitin na nag-video. Okay. Na madalang nga. Ang ganda ng video mo, Louie, ah. Tsaka baka pwede mong sabihan na lang sila, no? Baka pwede namang mag-ship na sila sa, imbis na magbenta ng fireworks, eh magbenta na lang sila ng lechon. Eh haba ng lechonan na napapanood ko sa mga tweet. Oo nga. Diba? Oo nga, no? Lechonan. Kaya ang puputok dito, hindi na yung daliri mapuputokan. Batok na. Putok-batok. Ay nako. Wag naman po. Oo. At yun nga ang ating sitwasyon dito at pakunti na ito at kaya wala ng traffic sa pahabaan ng Governor Halili Avenue going to Santa Maria at Santa Maria going to Bukawi dahil nga madalang na itong tumadayo at namimili ng mga fireworks dito sa Bukawi at inaasahan nila na hanggang 7 o'clock o ngayong alas 8 ay wala na itong mga mamimili na to at lalo na yung mga namili kasi ang naging sistema kasamang David, itong mga negosyante, yung mga kanilang mga retailer dyan sa Metro Manila, nagsoli na ng mga kalinda dito sa Bulacan dahil nga total ban sa Metro Manila ang mga paputok o anumang uri ng paputok at fireworks dyan sa area ng NCR at buong Metro Manila. Yeah. Dama, oo. Yun ang mga ating sitwasyon mula rito sa Bulacan. Ito si Metro Patrol, Luwero sa Gulat. Thank you lang. May todo lakas, TWIC. Maraming salamat, Louie Angeles, mula dyan sa Bulacan. At speaking of mga dumaragsa, mga dumadagsa na mga mamimili, yung kaninang report kanina, mga bumibili ng paputok, ito naman kung ano-anong mga binibili. Bumibili ba sila ng karayom? Kasi ang sabi sa report, tila hindi na rin mahulugang karayom. Ang bibisorya. Dahil sa pagdagsa ng mga mamimili. Marami pa rin daw po ang umahabol kanina sa pagbili ng mga prutas para po sa medianoche mamayang hating gabi. At mabenta rin ang mga pinaniniwalaang pampaswerte sa pagsalubong po sa 2021 tulad ng mga damit na polka dots. Ooh, ganun pala, no? Nabatid na nasa 75 pesos ang pambatang leggings, 100 pesos naman ang blouse at isang terno na nagkakahalaga ng 150 pesos. Subalit pinakapatok ang polka dot underwear. Uy, ayos to ah. Mananatiling bantay sarado ng mga polis ang paligid ng Divisoria kung saan pinaiiral din ang health protocols tulad ng pagsasuot ng face mask at face shield. May nakita nga akong mga larawan na kanina talagang napakaraming dikit-dikit sa Divisoria. Napakaraming tao. At alam na alam yan ni Attorney Danny Gilye. Na ngayon ay nakasubaybay sa atin. Samantala, ito po ano, napakahalaga po na itong pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Sa oras po nating alas 6:24, ipasok na natin ano para hindi maghintay na matagal si Dr.
Dr. Maricar Limpin. Si Doktora Maricar Limpin, isa pong pulmonologist mula sa Philippine Heart Center. Magandang gabi po sa inyo na, Doktora Limpin. Live na po tayo sa Balita na Serbisyo pa. David Oropot, wala po ngayon si Edwin Eusebio. Doktora? Yes, good evening, David. Good evening sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa inyong panahon. Kahit po alam namin na nag-prepare na rin ho kayo sa mga aktibidad pa kaugnay nga nitong New Year. Pero pinaunlakan nyo kami, Doktora. Salamat po, ha. At mahalaga po kasi itong topic na gusto nating i-discuss. May kaugnayan po sa respiratory illness. May kaugnayan nga po dito sa mga usok na mga paputok. Minsan ho, yung mga kabataan po, mga batang paslit, ay habang nagpapaputok ang kanila mga tatay, mga kuya, yung usok po galing sa paputok, nasisinghot po nila. Ano ho ba itong pwedeng maging epekto sa mga baga, hindi lang po ng mga kabataan, syempre ng mga makakasinghot po nito kahit na adult, Doktora? Nawala. Doktora? Nawala yata si Doktora. Check natin yung linya niya. Respiratory illness. Daming nga itong nagiging problema. At pati yung mga matatanda na mga hinihika na, yung hirap na sa paghinga, and nakakasinghot pa ng ganitong uri ng mga polusyon, abay, napakadelikado raw pala nito, ayon po sa ilang mga pag-aaral. Balikan natin si Doktora Limpin. Doktora, respiratory illness, ano ang connection nito sa mga usok mula sa paputok, Doktora? Siyempre po, unang-una, no, yung mga usok na yan, nalalangat po natin yan. At yung mga, hindi lang mo yan usok. Kung hindi, meron po yung mga fine particles po na nakakairita sa daan at ng panhingan po natin. Mm-hmm. At yan din po, may mga iba-ibang chemicals po, included po dyan yung mga metallic elements, no, na patuka din po sa katawan kapag po nakatingin mo na M. Opo. Ay, buti yun, nabanggit nyo yan, ano, sapagkat ang alam lang ho ng karamihan, ito ay simpleng usok lamang. Pero nakakatakot ho, Doktora, no, sapagkat meron pang mga chemical, maliban sa usok na yan, meron pang mga element na galing ho dyan sa mga paputok na delikado ho pala sa ating baga, Doktora Limpin. Yes po. May mga chemical po yan, katulad po ng copper. Ang copper po kasi, kinita po yan na ating ng respiratory tract po natin. Meron din po yan yung cadmium, no? Yung cadmium po ay yung ano din po yung nakikita natin na chemical sa battery na pwede po mag-cause din ng anemia, lalo na po kung palagi ang tayong na-expose dito sa mga usok na ito. Aha, abay, napakadelikado pala. Paki-discuss nga po natin, Doktora Limpin, yung posibleng maging epekto. Isang sakit kanina, nabanggit nyo, ano po yun? Anemia ho ba yun? Ano pa hong mga epekto nito, Doktora? Siyempre po, pag may ako kayo, yung capacity ho, sabihin nyo niya, mababa po yung pula ng dugo, na siya po nagdadala ng oxygen, no? Sa iba't ibang parte ng katawan nyo natin. So, maaari po medyo mag-cause yun ng problema sa atin. So, kaya po biglang mahirapan po rin tayo sa paghinga dahil po sa mababa po yung oxygen sa katawan nyo natin. Lalo na kung masyadong cadmium, no? Yung chemical na ito na nalangkap po natin. Tapos bukod po sa cadmium, pa po, no? Marami pa mga ibang chemical o mga fine particles po na kasama dyan sa putok na galing po sa paputok. Katulad po ng sulfur at saka nitrogen, lahat po yan ay nakakairita sa daan ng paghinaho natin. Nako, talagang napakatindi pala. At saka medyo malamig ho ang weather ho natin ngayon, ang klima ho natin ngayon, Doktora Limpin. Kaya
Kapag ka malamig, eh hindi ho ganong sumasalipaw-paw, tama ba yung Tagalog ko? Wala si Edwin dito. Hindi ho ganong natatangay ng hangin ang mga usok na ito at yung usok na naiwan sa putukan, halimbawa sa magdamag, kinabukasan ni Narian pa rin po. Yun ho ba eh, delikado pa rin po yung parang smug, doktora? Ako, delikado ho yun. Sabihin, no, yun mga chemical na yan, mga fine particles na yan, eh nandito pa po sa ibaba, no, opo, kung hindi ho agad-agad na umaakyat pataas, no? Mm-hmm. So, dahil alamat pa rin ho natin. Yan ho yung delikado ngayon dahil kung napansin ho ninyo, mga nakaraang araw, medyo ho maulan ho tayo. Kaya ho medyo malamig ho ang panahon, eh. So, ang hakin ho natin eh a little bit, no? So, pagdapat, parang subasa ng konti. Kaya ho, itong mga usok na yan, maaaring manatili po ng matagal dito po sa may tabi baba na madali ho natin malalangpap. Opo, oo, doktora. Kaya nga po, ayon nga raw ho sa mga eksperto, maganda rin ho yung epekto minsan ng bagyo, sapagkat pag mayroong bagyo, yung hangin ay lumilinis sa, di ba, doktora? Nawawash out ko. Yun. Tama. Oo, pero wag naman sanang mapaminsalang bagyo yung dumating. At sana ho wala akong bagyo sa ganito mga panahon at marami na nga tayong problema, doktora. So ngayon po, ang isang tanong ho dito, ito, mga kababayan po natin, nagre-react, ano? Yun daw ho bang respiratory illness na ito, bunga ng firecrackers na pinaputok, ay pwede hong maging dahilan, sanhi ng lung cancer, Dr. Limpin? Kung yan naman po ay, kasi paminsan-minsan lang naman ho nangyayari, no? So, hindi naman God na magkakaroon tayo ng cancer, no? Opo. Lung cancer po ay nangyayari po, nangyari kapag constantly exposed to tayo. Yun. Doon sa chemical na nagpo-cause ng lung cancer. So, mas madalas po yan. Yan po ay galing sa mga usok ng sigarilyo. Ayun, oo po. Ngayon, doktora, ang isa pang tanong dito ng mga kababayan natin, halimbawa, si Totoy, ito yung mga paslit, si Totoy, si Neneng, si Kuya, medyo adult na, si Tatay, si Nanay, at si Lolo at si Lola, sa mga nabanggit nating kategorya na mga tao po, sino ho ang mas risk, nasa risk ika nga, na magkaroon ng respiratory illness dahil nga po sa mga usok na ito na likha po ng mga paputok at mga pyrotechnics, Dr. Limpin? Ang pinakauna-una apektuhan niya simply po yung mga mitad, no? Na meron din po mga karamdang na katulad ng mga sakit sa puso, sakit sa baga, at pati na po itong masyado namang mga bata. Opo. Na po yung mga bata na meron din pong karamdaman sa paga katulad ng sika, no? Sila po yung mas matikde at unang-unang apektuhan ng mga firecrackers ito. Ayun. O yun, alam mo, nadinig mo, Jerica, yung mga batang katulad natin, medyo mag-ingat tayo. Tayo ay isa sa mga, ilan sa mga prone dito sa respiratory illness na ito. At nako, kapag ka meron ka ng respiratory illness, tulad nga ng, ano bang epekto? Magkakaroon ng ubo, sipon, at ganun po ang mga mangyayari, doktora? Yes po. Madali po tayong mairita, no? So, pwede mo magkaroon ng sipon, medyo nakasakit po yung ating lalamunan. Opo. At yung mga tapo o yung may mga kronos, maaari po magkaroon ng pamamaga. Yeah. Daanan ng paghinga na magsinsan din po ng pag-atake ng kita o ng kanilang kronos. Ayun.
Hihikain na pala, oo. E ngayon, pang wakas, Dr. Limpin, alam namin kinuha na namin ang mahabang panahon sa inyo at mahalaga mga pagkakataon. Nasa inyo, ano ho ba ang mga pwedeng gawin po natin? Halimbawa, no choice, wala kang magagawa. Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagpapaputok, may usok. Ano po ang pwedeng gawin natin sa mga, lalo na sa mga merong mga problema po sa baga, may hika, o mga matanda, mga paslit? Ano ang magandang gawin na maliban ho sa isumbong yung kapitbahay sa barangay? Ano pwedeng gawin para makaiwas po, doktora? Yes, ang pitpayo sa aming mga pagkakita lang ho sa loob ng panahon. Yeah. Yung kanilang mga pintuan para po sa ayan ay hindi medyo mabawasan to kasi papasok sa loob ng bahay, yeah. No, pero at po bawas, malaki po ang kapabawasan. Opo, at, opo. Pagbibigyan sila ng proteksyon. Ayan. May pahabol lang ito, doktora. Last na po ito. Okay lang ho ba yun? Nasa loob sila ng kwarto o ng bahay, magbubukas po sila ng aircon. E di ho ba yung aircon, doktora, yung hangin po, yung may usok na mula sa mga firecrackers, papasok din po yun sa aircon? Baka ho mas delikado yun, doktora? Actually, pagdating ho nung mga putukan, siguro po ay mas maganda na i-turn off na lang po muna natin yung aircon. Yun. Basta po atin ang ating bahay para hindi pumasok ang usok sa atin. At correct. Siguro maglagay muna tayo na electric fan at yun na lang po muna ang gawin natin para medyo maganda-ganda lang po yung hangin sa loob, yeah, ng bahay. Very good. Talagang natumbok niyo, doktora, yung mga gusto naming malaman. Very informative po ang pakikipanayan po namin sa inyo. Maraming salamat po, doktora, sa inyong panahon at mga ibinalita niyo po o mga ipinayo niyo po sa amin, doktora. Yes, maraming salamat din. And I hope lahat po tayo magkakaroon ng paligaya at ligtas na bagong taon. Thank you very much. Inyo pong napakinggan si Dr. Maricar Limpin ng Philippine Heart Center. Isa po siyang veterana na pulmonologist. At nagatid po sa ating oras, itumpak po ang inyong mga orasan, 36 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Balita na serbisyo pa. Balita na serbisyo pa. Oras po natin, alas 6:44, 6:44 p.m. At ilang oras na lamang ang natitira bago po maubos ang kalendaryo. Hindi pala, ubos na nga talaga actually ang kalendaryo. Ilang oras na lang at papasok na ang taong 2021. At wala namang pagbabago dyan. Parehas din naman yan. Nagbago lamang yung dates. Sana nga ay huwag na tayong dumanas pa ng sunod-sunod pang mga kalamidad sa mga susunod na araw. At panalangin po natin yan. Pero tulad nga ng nabanggit kanina ni Senior Ray, yan po ay kasama na po sa mga hula mula po sa banal na kasulatan sa mga huling araw nito. Yung mga pandemya, yung mga sakit, yung mga lindol, malalakas na lindol. And speaking of lindol, bagay, hindi gaanong malakas ang lindol na ito. Pero kung titignan, kahit paano mararamdaman pa rin po ito. At meron po tayong natanggap na ulat mula po sa FIVOX na nagkaroon din po ng paglindol sa Bohol area ito, no? Yung naganap na paglindol, hindi naman ho gaanong kalakasan ito. At dito nga po sa report ng FIVOX ay kabilang po sa naramdaman ang lindol na ito sa Tagbilaran, Bohol, na niyanig po ng magnitude 3.6 na lindol bandang 5:20 kanina lamang po ito bago ako mag-start ng programa. Pero at maliban dito ay meron din pong magnitude 3.3 na lindol na yumanig naman sa Sarangani, Davao Occidental kaninang ilang oras bago tayo magsimula
Oh, actually, ngayon pala ito, no? 6:09 p.m. lamang. Kani-kanina lamang, 6:09 p.m. nagkaroon ng 3.3 magnitude na naramdamang lindol dyan po sa Sarangani area sa Davao Occidental. At wala naman pong dapat ikabahala sapagkat hindi naman ho ganong kalaki ang o kalakas ang lindol na ito at wala pong nilikhang pinsala. Samantala, para sa mga babiyahe, mga kababayan po na kayo po ay babiyahe, gagamit po kayo ng LRT1 sa report po ng Light Rail Manila Corporation. Pinaikli ang oras ng biyahe ng LRT1 ngayong araw na ito. Araw po ng Webes ngayon, December 31. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, alas 4:30 ng madaling araw ang simula ng biyahe ng LRT. Kanina po yan, hanggang alas 7 ng gabi lamang. So mayroon na lang po kayo natitirang 12 minuto para sumakay ng LRT. Mananatili namang sarado until further notice ang Roosevelt Station at ng LRT1 dahil sa patuloy na pagtatayo ng Common Station o ang tinatawag po na Unified Grand Central Station na magugnay sa LRT1, MRT3 at MRT7. Kaya hinabol po natin tong balitang ito bago meron na lamang po kayong 12 minutes. At magsasarado na po ang LRT. Baka po kayo ay mayroon pang nilakad, pauwi kayo sa inyong mga bahay, sasakay ho kayo ng LRT1, sarado na po mamayang alas 7 ng gabi. Samantala, ito na po ang reaksyon ng ating mga kababayan. Kaugnay nating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ulitin po natin ating poll questions. Ang ayon ka ba na isama sa modules ang sex education ngayong school year? Ang reaksyon itong si Arthur Villanueva. Yes. Bakit kasi inalis? Oh, yun ang kanyang reaksyon. Si Tongski Demihilio. Yeah. Okay, ang ikli na kanyang sagot, ah. Si Verlin Demetrio. Sana naman maayos na mga termino ang ginamit dyan. Baka mamaya kung ano-ano na namang salita ang pinaglalagay doon. DepEd, umayos kayo, ha? Oo, kasi dati mayroong mga ginamit na hindi magagandang salita, eh. At yan naman po ay inamin po ng mga may pagkakamali. Si Ray Del Mundo. Okay lang, matagal namang meron yan. Si Fermin Santos, pinakamaganda dyan, kapag tinuro ng mga magulang, huwag naman sana malisyoso ang dating sa mga bata. Kaya iba ang mga pag-iisip ng bata ngayon sa naririnig na nakatatanda, kaya hirap ituro ng maayos ang sex education. Iba ang nagiging dating. Yan ang sabi po ni Fermin. Si Lady Ventura, tama yan, dahil kung hindi pag-aaralan yan at di matuturo ng maayos, dalawa lang magiging resulta. Teenage pregnancy o kamulata ng bata sa sex education para maiwasan ang maagang pagbubuntis at pag-aasawa. Si Gerald Lacson, ginagawa kasing katatawanan yan, kaya maraming kumukontra. Pero kung pag-aaralan lang ng tama at o maayos, di naman masama. Si John Ray Fortes, ang sabi niya, approve! Di na big deal yan, mas mulat pa mga bata ngayon kaysa sa teacher o magulang. Ha ha ha, may tawa siya, eh. Si Troy Lindo, bilang isang guro, mas mabuti talaga kung mismong magulang ang magtuturo niyan sa kanilang mga anak. At itong distance learning ay pinakamagandang timing para maituro na yan na angkop. May punta ka dito, Sir Troy Lindo, na mga magulang ang mayroon talagang unang responsibilidad na magturo sa kanilang mga anak na paslit. Depende sa edad hanggang sa maging mga dalaginding at dalagito. Parang mali yata. Dalaginding at mga binata! Dalagito. At mga hanggang sa sila ay maging adult na. Eh yan, tama yan. Si Hannah Jane,
bumati siya ng Happy New Year, sabi niya. At shout out sa lahat na naka-duty ngayon, kahit New Year celebration, sa lahat ng frontliners, doctor, media, security guard, etc., etc. Para sa akin, okay lang ilagay sa learning modules ang sex education. Basta nasa tamang antas o grade yung tuturuan at may tamang gabay ng magulang. Iyon sinasabi ko katatapos pa lamang na depende ang pagtuturo sa at laman ng itinuturo, kinekwento o sinasabi bilang gabay, depende sa edad ng isang bata o binata o dalaga. Denise Candor, good job, DepEd. Perfect timing. Noong paman ay pinagdidipatihan ng kung magulang o guro ang dapat magturo ng sex education sa bata. Ngayon, may pagkakataon na ituro ng magulang ang sex education sa bahay. Goods, yan. Lian Triumphante, okay lang sa akin. Ay, okay lang daw sa kanya, ituro man o hindi. Dan Guerrero, magulang muna dapat ang turuan ng tamang pagtuturo. May mga magulang kasing hindi alam kung paano ituturo o anong termino ang sasabihin. Kaya minsan, ano-anong termino ang pinagsasabi? Lalaki tuloy ang batang iba-iba ang tawag sa private parts ng katawan. Merong tawag na bulaklak, saging, nagdudulot tuloy ng confusion. Ayan po mga reaksyon ng ating mga texter, mga listener at mga taga-subaybay sa ating palatuntunan. At dito may pahabol. Nako! Eto na! May mga pagbate! At binabati po ng ating mga kasama, ang kanilang mga kasama at mga kapamilya, sina Tina Nulasco and family, Bea Amicable and family, Daniel Tenco and family, Jeric Barreto and family, Ace Cruz and family, Formales family, Inopia family, Coreano. Tama ba ito? Coreano? May Coreano pala tayong kasama dyan. Coreano. C-U-R-I-A-N-O. Coreano family, Nasus family, Machenzo family, Tapis family. Binabati nila ang kanilang mga pamilya at mga sarili ng happy-happy na New Year daw. Ayon dito sa kanilang ipinaabot na mensahe sa atin. Maraming salamat. Abay, napakabilis ng oras, ano? Eh, na-miss ko nga si Kuyang Edwin Eusebio. Pero parang gusto na yatang mag-isa dito, ah. Joke. Boss Edgard, nagbibiro lang po ako. Boss Ellie Aligora, nagbibiro lang po ako. At baka mamaya nakikinig si Kuyang Edwin, eh. Nakusalbahay ang si David Oro na yan. Anong pinagsasabi niya na? Parang ayaw na akong pabalikin sa programa. And then, sorry, sa totoo lang po, sa natitirang ilang minuto bago tayo maghiwa-hiwalay sa taong 2020, eh, gusto ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa pamunuan po ng Aliw Broadcasting Corporation. Siyempre, kay Boss D. Edgard Cabangon at kay Sir Ellie Aligora. Siyempre, nandiyan rin naman si Sir Cholo, si Sir Tito, at hindi ko na mabanggit yung iba. Pero maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin. Itinuro niyo po ako na isang ampon dito po sa DWIZ. At sa panig ko po naman, mangangako po ako na gagawin ko po ang aking sa abot ng aking kamay. Kasi yung aking height, hindi ko maabot ng lubos-lubusan. At maraming salamat po sa privilege. Yung sinasabi ko palagi sa closing ko, eh. Maraming salamat po sa privilege na makapaglingkuran sa ating mga taga-subaybay. At muli, dyan, nagwawakas ang pang-Webes na edisyon ng Balita na Serbisyo Pa. At muli, kaming magbabalik bukas. Ako lang palang magbabalik. At wala pa rin si Edwin Eusebio. Alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito po sa DWIC. Atin pong tatandaan, ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos.
At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sina Engineer Jeric Barreto, News Writers Gilbert Perdez, Ace Cruz, ang ating social media writer na sina Tina Nolasco, Jess Antillian, Kim Montano, at ang ating communication assistant na si Bea Amicable. Ako po si David Oro. Bye! Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine na host na si Miss Maru Pahati Sarne sa programang Radyo... Hindi ko na hinabaan masyado. Klinika! Balita na servisyo pa!